Ikatatlo, pagbibigay katwiran at pagkakasundo. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay babala sa atin. Ang matinding galit ng Diyos ay darating sa makasalanang sangkatauhan. Ngunit ang mga taong binigyang katwiran ng dugo ni Kristo ay maliligtas mula sa kakilakilabot ng parusa. Ang pagbibigay katwiran ay nangangahulugan ang Ama ay tinatanggap ang kamatayan ng kanyang anak bilang buong kabayaran para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay ang kapalit dahil siya ang walang sala na kordero ng Diyos. Bukod dito, tayo ay diniklarang matuwid sa mata ng Diyos. Isipin mo na lang na ito ay isang legal na transaksyon kung saan inilagay ni Jesus lahat ng ating kasamaan sa kanyang pananagutan at binayaran ng buo. Pagkatapos, kinuha niya ang tala ng kanyang perpektong buhay at itinuring na sa atin ito. Ngayon sa tuwing tayo ay titingnan ng Diyos, ang tanging nakikita lamang niya ay ang pagka-perpekto ni Kristo. Wala na tayong mga kasalanan at idiklara matuwid ayon sa batas, kahit hindi na lagi tayo kumikilos ng ganito. Isang hindi kapani-paniwalang pribehiyo ang maging matuwid sa mata ng Diyos. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na ang mga mananampalataya ay maaaring gawin kahit anong gusto nila. Tandaan, sapagkat binilinyat kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit kung tayo ay kumikilos na parang mga anak ng demonyo, ang ating Ama sa langit ay makapat na magbibigay disiplina sa atin upang maibalik tayo sa ating katinuan. Ang regalo ng Diyos na katuwiran ay nararapat na mag-udyok sa atin na namumuhay na nagpapakita ng walang kamaliang katayuan sa harap ng Diyos. Kapag ang isang relasyon na puno ng hiwalayan at pagkakalayo ay naging isang relasyon ng pagtanggap at pagpapanumbalik, ang pagbabagong ito ay tinawag na pagkakasundo. Sa sandaling si Adan at Eva ay sumuway sa Panginoon, ang relasyon sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan ay nasira. Ngunit ang Ama ay nagkusang maayos ang relasyon ito sa pamamagitan ng papadala ng kanyang anak sa ating mundo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo sa krus, si Kristo ay ginawang posible ang pagkakasundo sa kanyang pagtatag ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at tao. Bukod niyan, inihaharap niya tayong walang sala sa harap ng Ama. Lahat ng mga nakaharap ay tinanggal at ang matalik na relasyon sa Panginoon ay makukuha ng lahat ng naniniwala.